Yun eh. Yun ang talagang hinwalang kapantay. Buhay na walang hanggan. Buhay na masiya. Mm-hmm. O, dito sa mundo, bakit nagkakaproblema naman, Brother Meding? Marami tao, marami problema. Lalo sa panahon ngayon. Oh, kasi ang tao man masyado ang gumagawa ng problema, Brother Meding. Mm-hmm. Samantalang ang alok ng Diyos eh. O, sabi dito ng Panginoon eh, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Mm-hmm. At ang pangarap mo iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. O, pag nagtiwala kay tutulungan ganap, kabutian mo magliliwanag. Katulad ng araw kung tanghaling tapat. Mayroon kasi pinagagawa rin ang Diyos sa atin na dapat nang gawin. Kung tutunghayan mo doon sa chapter 58 ng Isaiah, Brother Meding. Isaiah 15. Chapter 58. 58 po? Oo. Mm-hmm. Mula sa verse 6. Mm-hmm. Ano ba yan? 6 ba yan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Basahin ko na po. Sige nga. Ito ang gusto kong gawin ninyo. Mm-hmm. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairali ng katarungan ang mga api, palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtam, ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit sa ang lugar. Mm. Yan po, Brother Gomer, ang pangako sa atin. Kung magpapatuloy tayo na sundin ang kalooban ng Diyos at papatuloy natin na gawin ang mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Gaya nga po, Brother Gomer, sa ating gospel ngayon, binabanggit po dito sa aklat ng Lucas, Kabanata 11, ay yung paglapit natin sa Panginoon. Sabi po dito, tignan natin ha, sabi po dito ay ganito, kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat tumahanap, at binubuksan ng pinto sa bawat kumakatok. Alam po ninyo, Brother Gomer, kaya tayo pinalalapit ng Panginoon sa Kanya at pinadadalangin upang masunod nga natin yung Kanyang kalooban na itinuro nga sa atin po kahapon na magpatawad upang patawarin ng Diyos. Hingi ng ating pangailangan araw-araw. At sa bandang itaas, naturo po ng amin sa atin, mapasa atin ang kaharian ng Diyos. At kung gagawin po natin yung mga kalooban na yan ng Panginoon, ito yung garantiya eh, Brother Gomer. Sinabi dito, humingi kayo at kayo bibigyan. Kyak yun. Na may nakalaang biyaya sa atin ng Panginoon, pero dapat nating ganapin, sundin yung mga requirements po. Una, alam natin ito na binabanggit sa atin ng Biblia, Brother Gomer, na ang sabi po ng Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag sumakita natin higit sa lahat, ay pagharian po tayo ng Diyos, mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ang lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay niya. Kaya nga, Brother Gomer, gaya ng inyong sinasabi, na kapag ginawa po natin yun yung pinagagawa sa aklat ng Isaiah, tigilan na yung pang-aapi, ibigay yung katarungan, makatitiyak tayo na kapag lumapit tayo sa Diyos, yung ating mga dalangin naman ay katatagpuin ng Panginoon. Kaya napakaganda, Brother Meding, napapansin mo, yung bawat utos ng Diyos, may gantimpalang kasunod. Amen. Kung anong hinahanap po, nandiyan din. Mm-hmm. Kaya ang tao, sabi nga sa salita ng Diyos sa
sa aklat ng Salmo, mm-hmm. 107 mula sa verse 17. 107 po? 107 verse 17. Ng Salmo? Oh, Salmo. Apo, apo. May nagkasakit? 107 verse 17. Tignan po muna natin. Ano? Sabi po dito sa ating sariling wika ay may nangagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Amen. Dahil sa pagsuway ang dinanas nila ay mga kahirapan. Tuloy mo. Tuloy ko po. Anumang pagkain na makita nila ay di na magustuhan, anupat sa anyo di na magluluwat ang kanilang buhay. Sa ganoong lagay, sila ay tumawag sa Panginoon Diyos. Tinulungan sila at sa kahirapan sila ay tinubos. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Nakita mo, salita din ang Diyos, papagaling. Pagtawag din po. Oo. Ngayon, saan ba nagmula yung mga sakit ng kahirapan? Dahil sa ating pagsuway. Apo. O, mapapansin mo yon. Pero itinuturo naman ng Panginoon, yung salita niya ay nagpapagaling. Yung salita niya ay nakakatulong kung susundin lang, Brother Meeting. Kaya, unang-una, lagi natin sinasabi, walang bagay na mahirap sa Diyos. Amen. At yan ay totoo, walang mahirap sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, makinig kayo sa akin. Makinig kayo sa akin. Kaya nga doon sa Isaiah chapter 40, mapapansin mo yung Brother Meeting, ha? Sa Isaiah chapter 40 verse mula sa verse sa 27. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo? Natila di alintana ni Yahweh ang kabalisan mo. At tila di pansin ang iyong kaapihan. Di ba ninyo alam, di ba nyo talos na itong si Yahweh walang hanggan Diyos? Siya ang lumikha ng langit ng buong daigdig. Siya ay ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makatatarok. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila ay tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Nakita mo, Brother Meeting. Kaya kailangan lang magtiwala tayo sa Diyos. Huwag mong isipin, Brother Meeting, huwag tayong mahiya dahil tayo maraming nagawang kasalanan. Pero ang nais ng Diyos, tayo ay magbagong buhay. Amen. Kaya nga sabi sa aklat ng Ezekiel, mapapansin mo yung Brother Meeting, sa aklat ng Ezekiel, nasusulat siya, chapter 18, mula sa verse 21. Matwid ang tuntunin ng Diyos. Basahin ko na po. Basahin mo, brother. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat na nagawa niyang kasalanan. Amen. At mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan na masama, sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga siya'y magsisi at magbagong buhay. Hallelujah. Nakita mo, Brother Meding. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Ibig sabihin, Brother Meeting, pag ang tao nagbabalik loob sa Panginoon, alam natin na tayo ay masama,
Pero nais natin magbalik loob sa Panginoon, ay mapapansin mo yung brother meeting na nakadarama ka ng parang payapa loob mo. Pagkat ang Panginoon ay suma sa atin. Para bagang tulad ng alabugang anak na malayo pa, nakita ng ama, sinasalubong na. Niyakap at hinakap. Niyakap na. Mm-hmm. Eh, ganyan din ang tao nagbabalik loob sa Panginoon. Amen. Nadadama natin ang biyaya ng Diyos, ang kanyang espiritu. Sapagkat sabi niyan, maliwanag na sinasabi ng sa balang lakasulat ng Brother Meding, lalo na dito sa chapter 57 sa aklat ng Isaya. Kapapansin mo, Brother Meding, na ang nakasulat yan. 57. Chapter 57. Ang pangakong tulong, pagpapagaling ng Diyos. Pangako ng Diyos yan na tulungan ka. Tulungan ka kung may sakit ka man. Pangako ng Diyos na pagalingin ka, Brother Meding. Mm-hmm. Pero ang sikreto, Brother Meding, magbalik loob ka sa Panginoon. Amen. Oh, siyempre, yung pasyente lumalapit sa doktor, uli siyempre gagaling. Mm-hmm. Kung tayo naman ay lalapit sa Panginoon, parang ang Panginoon ang ating kailangan na sinasa kanya lahat. Oh, ang kapangyarihan, pagpapagaling, pagkapangyarihan para tulungan tayo. Andyan sabi niyan, ako ang dakila. Basayo, Brother Meeting. Verse po, 57? Chapter 57. Verse 15. Mm-mm. Ako ang dakila, ang banal na Diyos, Diyos na walang hanggan. Matataas na bundok at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Aleluya. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Ako ang nagbigay ng buhay sa aking bayan. Sila'y hindi ko patuloy na uusigin at ang galit ko sa kanila'y hindi manatili sa habang panahon. Bakit nagalit? Tuloy ko? Oo, tuloy mo. Nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan at kasakiman. O, anong kasalanan? Kaya sila'y aking itinakwil, ngunit matigas ang ulo nila at patuloy na sumusuway sa akin. Hallelujah. Verse 18. Oo. Sa kabila ng inasal nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan at ang namimighati aking aaliwin. Bibigyan ko ng kapayapaan ng lahat, maging nasa malayo o nasa malapit, ang aking bayan nga ay aking pagagalingin. Pero mayroong kadugtong pa. Tuloy pa rin. Tuloy mo. Ngunit ang masama ay tulad ng dagat na laging maalon. Hallelujah. Na walang pahinga sa buong maghapon. Ang burak at putik, buhat sa ilalim ang iniaahon, walang kaligtasan ang mga makasalanan. Aliwanag, brother, ang instruction. Uh-huh. Napakaganda. Opo. Oh, pagagalingan. Pero yung masama, ay ibig sabihin, tulad ng binasa natin doon sa Salmo 107, may nagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay, dahil sa pagsuway, dinanas kahirapan. Pero tinuturo naman ng Panginoon kung anong dapat nang gawin. Ibig sabihin, ay pag ang tao nagkasakit, halimbawa, mahilig ka uminom ng alak, o hindi ka tumitigil hanggat hindi ka pa magkasakit. Nung tamaan ka ng sakit, saka mo naisip na, tumigil. Pero ayaw ka pa rin tumigil. Ano sasapitan ni doon? Ibig sabihin, ang hantong anon, ay kamatay, ngunit ang masama ay katulad ng dagat laging maalon. Tinong Brother Meding, ang taong masama, ibig sabihin, ang pakiwari talagang magulo. Magulo. Walang pahinga sa buong mga. Pero pag ang tao nagbabalik loob sa Panginoon, yung nawawala yung ating pagkabalisa, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa buhay. Kumagaan. Ayun, ang kapayapaan, napakalagayan dahil naku, pag ang magulo, parang kahit hindi ko maintindihan, Brother Meding, ang magulo ang isipan. Isipin mo yan. Anong sabi dito?
ako ang dakila, banal na Diyos, banal na Diyos na walanggan. Matataas na bundok, banal na lugar, aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Ibig sabihin, ang Panginoon ay sinasamahan ng isang taong nagbabalik loob sa Panginoon. Andiyan, binibigyan na, nadadama mo ang presensya ng Panginoon. Kaya kailangan natin yan. Pag tayo may sakit, ano man ang problema, kailangan natin lumapit sa Panginoon. Amen. At ang Panginoon, isipin natin na talagang ang Diyos, welcome tayo. Amen. Lagi tayo nihintay. Amen. Kaya sabi yan, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote natin ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat sa lahat ng paraay, tinuksos yan tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya huwag na tayo mag-atubiling lumapit sa Panginoon Diyos. At doon, kakamtan natin ang kanyang habag at kalinga sa panahon kailangan natin ito. Kailangan tayo pa, mga kapatid, ay sa Diyos lamang tayo umasa. Amen. Yung mga COVID-COVID niyan, huwag natin intindihin yan. Mayroon Diyos na dakila na nakakaunawa, na may control ng lahat ng bagay. Amen. Diyan tayo sa Panginoon mag-umasa. At ang Panginoon ay saganang magbigay, tumulong, basta lamang tayo ay kailangan niyang magbalik loob sa Panginoon. Mm-hmm. Ano sabi ng Panginoon? Nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan, kasakiman. Kaya sila'y aking tinakwil. Kasalanan, kasakiman. Alam mo, Brother Meding, ang kasalanan ng tao, kasakiman. Mm-hmm. Kung ang tao lang marunong magbigay, marunong tumulong. Ibig sabihin, lahat ay liligaya. Masaya tayo. Mm-hmm. Kaya isipin mo, Brother Meding, ang salita ng Diyos talaga dapat natin pakinggan. Amen. At sundin. Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Hallelujah. Purihin ang Diyos, Brother Meding. Amen. Kaya sa oras po na ito, tayo ay dumalangin, mga kapatid. Ama naming nasa langit, salamat po sa iyong salita na dumating sa aming puso. Yes, at Lord, nagbigay sa amin ng kaunawaan. Amen. Na patuloy kaming lumapit, magpakumbaba, sapagkat ikaw ang Diyos na sumasama at nagpapagaling sa amin. Patuloy po namin hiling na pagpalain mo silang lahat na nakikinig sa himpilang ito. Amen, Lord. Ang buhay ng aming punong lingkod, ang kanyang buong sambahayan, at kami po mga naglilingkod sa iyo, Panginoon. Yes. At ang lahat ng mga manggagawa sa basang ito at silang lahat na patuloy na dumadalo at nakikinig sa iyong salita. At patuloy po namin aangkinin, Panginoon, ang pangako mo sa amin, isang buhay na ganap at kasiyasiya sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. At siyempre po, pansamantala, kami po ay nagpapaalam. Ayun po, kapatid, kaibigan ka, prayer partner, Brother Gomer Belad, nagsasabing dakila at mahal na mahal tayo ni Yahweh El Shaddai. Amen. At ito po naman ang inyong kapatid, kaibigan, Brother Meding Cabello, at patuloy kayong inanyahan, mga kapatid, pagkatapos po ng programang ito, yung ating live na gawain dito sa ating punong tanggapan. At kung kayo malapit lang, inanyahan po namin kayo dito sa fourth floor, makinig tayo, sumamba, at patuloy nating maranasan ang presensya ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Lord.